Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ito po si Biyaya Villanueva, International Teams Philippines Lead Mobilizer. Kumusta po kayo dyan sa Pilipinas? Kararating ko lamang po kanina dito po sa Bangkok, Thailand. Salamat po sa inyong panalangin. Kami po ay maluwalhating nakarating dito po sa Bangkok, Thailand. Mapalad po tayo this afternoon dahil kabahagi po namin ang ating mga guest missionary mula po sa Bacoor, Cavite. Tawagin po natin si Sister Maria Burgos. Magandang hapon po sa ating mga kamissionary po dyan sa bawat sulok ng mundo. Ako po ay nagmula sa 2018 Missionaries from Forever Blessed. Maraming salamat din po kay Pastor Gani. Shout out po para sa iyo. Maraming salamat po dahil naging daan po kayo sa para mas makita pa po namin ang pagkatawag po ng ating Panginoon sa atin. So Merry Christmas po sa inyong lahat and God bless you all. Maraming salamat po, Sister Maria. Ngayon po ay dumako po tayo sa Silang Cavite. Mapalad po tayo dahil kasama po natin this afternoon si Bishop William and Pastora Mila Flor Ogis. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga ka-IT all over the Philippines and all over the world. Welcome po kayo sa ating international fellowships. At ako po ay isang pastor dito sa Miracle of Faith Christian Ministries sa Silang Cavite. At the same time po ay mobilizer ng international teams. At the same time ay trainer po na cutting edge fellowship training. At aking pong binabati ang ating CEO, Executive Director Pastor Gani Saison and also his family at lahat ng leaders, IT team at staff ng international teams ay magandang hapon sa ating lahat. At alam ko na lahat tayo ay pagpalain ng Diyos at excited tayo na sunod-sunod na ang paglipad ng mga agila dahil bumukas naman ulit po ang pintuan para sa atin, para sa ating we will bless the world. So again, magandang hapon. God bless us all. Magandang hapon po sa ating lahat and Merry Merry Christmas po sa lahat ng missionary ng iTeams. God bless you po. Ako po si Pastor Mila Flor Augis. Mrs. po ni Bishop William Augis po. Thank you po and God bless all. Yan, maraming salamat po, Bishop Augis and Mrs. Augis. Salamat po sa hapong ito nakasama po namin kayo. At mula po sa Silang Cavite, tayo po'y dumako sa Rizal, Laguna. Tawagin po natin si Pastora Glory Suniga. Hello everyone, good afternoon po. Greetings from Rizal, Laguna. I'm Ate Glowy. A blessed afternoon, morning, evening, my co-ITs, wherever you are in this part of the world. It's Thursday Missionary Fellowship again. Oh, what a sight to see those happy faces, my co-missionaries from different part of the globe, praising God and once again hearing testimony of the goodness of God. Another day again to hear a very encouraging spirit-filled message full of motivation come from God through our dear pastor, a man of God, a man of action, Pastor Gani Saison. Pastor, magandang hapon at mapagpalang hapon po. And I want to take this opportunity to greet everyone. A Merry Merry Christmas to all of you. God bless. Thank you. Yan. Maraming salamat po, Pastora Glowy. Ngayon mo po ay dumako tayo sa Taguig City mula po sa ating pong trainer ng Cutting Edge Leadership Training. Tawagin po natin si Pastor Benjamin Abogado. Hello. Magandang hapon po sa bawat isa.
at sa mga kapwa nating missionaries at sa lahat ng manggagawa at lingkod ng Diyos sa oras na ito. So isang magandang hapon po muli. Kayo'y aming inaanyayahan sa Cutting Edge Seminar. Bukas na po ito, December 17, 2021. So dito tulong-tulong po tayong maging matagumpay na leaders at maunawaan natin, we need to bring the gospel to the nation. Our destiny is global. Salamat sa bawat isa. Salamat kay Pastor Gani Sison. At muli, lilipad na ang mga agila. Magandang hapon po muli. Merry Christmas to all. God bless us all. Ayan, maraming salamat po, Pastor Benjamin Abogato. At nice to rin po kay Anyayahan, December 16, 17, ngayon po. Araw na ito, hanggang bukas, ang Access One at Global Filipino Dream sa Taguig City rin po sa pangunguna po ni Bishop Alex Azotilo. At sa darating din pong December 17, bukas po, magpapasimula ang Access 2 dito po sa Bangkok, Thailand at sa Pattaya, Thailand. Kaya po, ipanalangin po natin ang ating mga trainees na makakasama po namin dito at inaasahan po namin na marami pa pong magbubukas sa mga bansa kung paano po kami iningatan ng Panginoon sa pagpasok dito sa Bangkok, Thailand. I'm sure na lahat po ng mga bansa ay magbubukas na po sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay lilipad muli dahil mamaya rin po ay magkakaroon tayo ng special meeting para po sa ating Bless Canada 2021 at Global Security Workshop 2022 right after ng ating online fellowship. Ang Zoom link po ay ipapadala po sa ating mga team pages at ang passcode po ay makikita po natin sa announcement part na po ng ating fellowship. At sa December 23 ay magkakaroon po tayo ng Access 1 English Edition at December 30 Revitalized Mission South Korea Edition. Magpa-register po tayo at willing po kami i-assist ang lahat ng nais dumalo sa ating mga webinar, ang ating pong mga cutting edge leadership seminar, ang Access One Global Filipino Dream. Makapag-ugnayan lamang po kayo sa inyong likod si Yaya Villanueva at Sister Mirna Magno, IT Missionary Lead Mobilizer. At salamat po sa Panginoon sa lahat ng nanalangin sa amin. At nagpapasalamat din po kami kay Pastor Gani at sa amin pong receiver dito po sa Bangkok, Thailand, Pastor Rico Robodilio at Sister Aida Escano sa Pattaya. At nice ko rin po kayong batiin ng Merry Christmas sa Pilipinas. At dito na po ako magpapasko. At salamat po at kasama rin po natin ang International Teams Philippines Missionary Staff, ang ating pong Sister Ina Sinsay. Amen! Maraming salamat po sa pagbati ngayong hapon mula po sa Thailand, Pastora Biyaya. Maraming salamat po. Again din po sa mga kasama po natin sa hapong ito mula po sa Cavite, Laguna at sa Taguig. Nawa po tayo ay mapagpala sa hapong ito at ihanda po natin ang ating mga puso sa awitan at pagbuhos ng pagpapala sa mensaheng dadalhin po sa ating na ating Executive Director, Pastor Gani Sison. Muli po, maligayang Pasko po sa ating lahat at mapagpalang hapon po. Thank you po. God bless po. The sun does not appear, I will be here. If in the dark will the sight of love hold my hand,
Magandang hapon po sa lahat dahil makakasama po natin ang ating mahal na missionary po dito sa Cambodia. Ayun, so makakasama po natin si Pastor Levi Matiga po. Pastor, bati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa lahat. Sabi ni Brother Willie, taga-subaybay daw. Lahat ng mga missionary nagsusubaybay talaga pag items pinag-uusapan. Magandang araw sa lahat dyan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa lahat ng mga missionary ng items, binabati ko po kayo sa araw na ito. Magandang hapon. Sana nandyan kayo sa magandang kondisyon. At alam ko na lahat po tayo ngayon ay medyo nakakaranas ng mga sitwasyon. Pero alam ko na ang Panginoon ay palaging nagbibigay sa atin ng malulusog na katawan. So, keep it up. It's good to see you again. And salamat po. Magkikita-kita po tayo muli dito sa online fellowship natin sa International Teams. Thank you po. From Cambodia. Yun, Pastor. Kahit konting update po, pwede po ba namin malaman yung mga ministry nyo po ngayon? Okay. Magsisimula po ako dito sa sitwasyon sa latest na
ginagawa namin ngayon dahil during the pandemic, siyempre nasa bahay lang tayo, online. Yung ibang mga teachers natin nakasama dito, nagtuturo online. So far, beginning this month, nag-open na yung mga school at bumalik kami ngayon sa, parang hindi pa rin normal, pero bumalik na sa pagtuturo. At puri ng Panginoon, medyo na pinabuti ng Panginoon yung gawain dito. At so far sa ngayon, mayroon tayong extension na school na sinimulan din, 1 hour galing dito sa lugar natin na dati sa Puipit City, from border. So medyo challenging dahil nakikita ko yung expansion ng gawain ng Lord dito through school. So kaya we are encouraged right now. Ngayon lang kami nag-pray talaga na magkaroon ng missionary or mga volunteer teachers na para matulungan natin dito to expand God's kingdom dito sa Cambodia. And hopefully na magtuloy-tuloy na po ito. So far ngayon, medyo hindi naman gaanong strict yung sitwasyon dito sa Cambodia. At napakabuting balita dahil tinanggal na nila yung quarantine at wala na rin tayong deposit na $3,000 pag bumisita dito sa Cambodia. So medyo nakakatuwa dahil nakita ko po na during those pandemic season, talaga naman ng Panginoon na hindi huminto sa paggumagawa ng mga bagay na ikaunlad ng ating spiritual life. At marami palagi siyang himala at miracles at mga sorpresa sa buhay natin. Kasi personally, masabi ko na yung mula nung nagsimula kami dito hanggang ngayon, God is sustaining us. Mayroon talaga siyang ginagawa at patuloy siyang sumusubaybay, nagpro-provide sa lahat ng mga pangailangan. At yung mga plano natin, naniniwala talaga ako kung ano yung sinimula ng Panginoon, talagang tatapusin niya. So this time, masabi ko na it's very challenging sa gawain ng Panginoon at sa mission field, lalo na dito sa Cambodia. Sa sitwasyon namin ngayon, nakikita ko po na medyo maraming gawain at medyo nabibisi na rin kami ngayon. So pinagpala naman din kami ng Panginoon. Marami na kaming bahay matitirahan at kumbaga yung lugar na pinuntahan natin, malaki din yung binigay ni Lord na gawain doon. I said na talagang very challenging. So napakabuti po ng Diyos. Yung pong update ko at saka tungkol naman sa family ko, yung dalawa kong anak nandiyan pa sa Pinas, hindi pa nakakabalik dito. And we are praying na sana this coming December na makabalik sila dito. Dahil yung isang anak ko hindi pa na-vaccine dahil mahirap magbiyahe pag walang vaccine. So praise the Lord, ang Cambodia is patuloy na nagiging open sa gospel. And then that's what we are praying for, na sana lalo na yung mga missionaries na gustong bumalik dito, alam ko na medyo excited na rin sila bumiyahe dyan. So masabi ko lang na you are welcome. Malawak pa ang gawain dito. Pagtulong-tulungan natin. And through our yung patuloy natin na panalangin at keeping in touch with other, alam ko na marami tayong magagawa bago ang Panginoon bumalik. Praise the Lord. Amen. Okay, Brother Will. Amen po. Thank you po, Pastor. So, Pastor, kung gagawing pelikula or gagawan kayo ng libro, naks, sikat. Kung gagawing pelikula yung buhay niyo po, ano po yung title na gusto niyo po? Nag-iisip ako kung ano yung title, pero sa tingin ko, ang magandang title nito, Unfinished Business of God. Hindi pa natatapos yung negosyo ng Panginoon sa pag-reach out ng mga souls. Kasi naniniwala ko na yung sinabi ng Panginoon, when the harvest is truly plentiful, but the laborers are few, pray that the Lord of the harvest will send more for laborers. Naniniwala ko na this time, marami pa talaga ang aanihin. And alam natin na
the harvest is talagang aanihin na, kulang lang talaga sa mga workers. Kaya let's continue to pray. Dahil siya naman yung nagbibigay ng harvester. So, yun, panalangin ko dito, Lord, more harvester, more laborers for God. So, yun ang ano ko, unfinished business. Hindi pa tapos. Kasi malapit na siyang bumalik. Yun. So, thank you po. Unfinished business. So, yung mga nanonood sa atin ngayon, Pastor, nagbabalak ng pumunta yun dyan para ma-finish na yung business ng Panginoon at mangalap sa buong Cambodia. Yun. So, gusto lang namin malaman, Pastor, kung ano yung mga specific na pinagawa ng Panginoon or ministry dyan sa Cambodia. So far sa experience namin dito, yung pinaka-specific talaga na pinagawa ni Lord sa amin dito is to reach out Filipino people na nandito din, nagtatrabaho, na ma-reach out sila sa Panginoon. Kaya mayroon kaming Filipino community, mayroon tayong church gathering dito every Sunday, at yung lugar na-extend namin ngayon, pabalak na rin kami mag-open doon ng gawain para sa mga Pilipino. At yung another thing, pinapagawa education, teaching sa mga bata, dahil ang English dito, ang education is a front line to reach out people na masira natin sila ng gospel. Lalo na sa may mga school, so yun ang ginagawa. So kadalasan dito, mga Pilipino, ang trabaho nila ay teachers and then nag-work sa casino. So kami naman, nag-reach out kami sa mga workers sa casino. At hindi lang mga Pilipino na reach out natin dito, may mga ibang lahi din. Indonesian, mayroon ding mga Malaysian. Praise the Lord, po rin ang Panginoon na lumalawak naman yung gawain dito. Actually, when it comes to miracle, lahat naman po tayo nakakaranas. Kahit mag-mission tayo o nandyan lang tayo, as long na we are serving the Lord, talagang makakaranas tayo ng miracle. Well, dito sa Cambodia, naranasan namin unang-una yung miracle na na-experience namin, yung healing ng asawa ko. Dahil this time na nandito kami, meron siyang problem physically. Matagal na niya yung nandun pa kami sa Pilipinas at in-ignore lang namin yon na magpa-hospital. Pero nung nandito kami, nagtaka kami dahil alam mo sa Cambodia, walang magandang hospital. At saka, siyempre, wala tayong kakilalang mga doktor at hindi natin maintindihan. At pagdating sa pera naman ay talagang we know that God is our provider, pero God is always sustaining us araw-araw. Yun ang isang kinatatakutan namin, but we realize na ang Panginoon talaga ay nag-heal sa kanya. So that is the first miracle that we experience here in Cambodia, na wala yung kanyang nararamdaman, totally healed siya ng Panginoon. So praise the Lord sa kanyang pag-volunteer, pag-effort na kasama kami, pamilya ko. At saka yung pangalawang miracle na narinasan namin, yung mga anak ko, dahil nung dumating kami dito, yung binitbit ko sila, hindi sila nakapag-aral. So para sa akin, it's a miracle dahil habang nandito sila, they experience the goodness of God at kung paano sila kinumpot ni Lord. For 3 years na hindi sila nakapag-aral, hanggang ngayon, nung nagkaroon sila ng privilege na makapag-aral, nakita ko nung kanilang buhay na ginamit sila ni Lord. Na-train sila dito at ngayon, nakita ko yung progress ng kanilang buhay, yung panganay ko, ginagamit siya dito, nagtitits din siya, at marunong na rin mag-Cambodian, at yung dalawang anak ko nasa Cebu, ginagamit din sila doon sa church, at naranasan nila dito kung paano mamuhay na talagang ang Panginoon lang ang inaasahan. So yun ang nakita kong greatest miracle in my life. At saka pangatlo yung miracle na naranasan namin, yung mga tao na binigay ni Lord sa amin. God connected us to different people. Hindi lang Pilipino po. Nagkaroon kami ng Filipino community, na nagkaroon tayo ng congregation, at we're able to connect people, especially sa ibang lahi. Para sa akin, it's a great miracle and a blessing. At siyempre, nakapunta tayo ng ibang bansa din na
they were able to invite us, and you know, nagbibigay sila ng pamasahe, and then nakakakonek tayo sa ibang lugar. Kaya sabi ko personally na kung hindi ako nag-response kay Lord na pumunta sa misyon, leaving my comfort zone, dahil bago ako nag-commit, meron na kami church sa Pilipinas. Maganda naman yung church namin. Iniwan namin lahat. Binitbit ko yung family ko. So doon ko naranasan. Naalala ko yung sinabi ni Lord kay Abraham. Abraham, I will bring you to the promised land. So yun, nakita ko, naging challenge sa akin, dahil ang tawag ni Lord kay Abraham, hindi naman sinabi na after ilang years, babalik ka doon sa pinanggalingan mo. So sa akin, hindi ko pa alam kung hanggang kailan kami dito, but I know na hindi pa tapos ang Panginoon sa pagtawag namin dito. So when it comes to miracle and blessing, ito yung mga pinaka-highlight na na-experience namin dito sa Cambodia. Until now, God is really sustaining us and He blessed us step by step. Noon, pagdating namin, wala talaga kami, isang pakbag lang. Yung mga missionary dito, nag-visit lang, alam mo naman, sa items, nag-visit lang, ayun, nagpaiwan na. Pero ngayon, titingnan mo yung makasama namin dito, ang ganda na ng mga motor nila, may mga sarili na rin silang mga gamit. Kami, hindi lang motor, mayroon na rin kami sasakyan. So praise the Lord, God is so good. Kaya nakita ko, pag tayo ay sumunod ni Lord, He will always bless us kung saan tayo. At isa pa, dahil promise niya sa Panginoon, sa Word of God, kaya palagi namin itong didikit sa dinding namin kung saan kami. Psalms 2 verse 8, that ask of me and I will give you nations, and the nations is your inheritance. Kung saan tayo pinadalhin ng Lord, doon sa nation yan, siya yung mag-bless sa atin. Dahil nandoon yung Panginoon. Kaya niya tayong i-provide sa lahat, bigyan ng mga tao. So kasi siya naman yung nabibigay ng mga tao eh. Kaya sabi ko, in this time, yung ministry natin, hindi na tayo sa four corners of the church. Our church today is tinatawag siya na without walls, church without walls. So kaya malawak yung gawain natin kasi hindi kami naka-compart sa isang church na four corners. Lahat, open kami lahat. Kaya we're able to reach out kahit sa mga tao nagtatrabaho sa casino, pinupunta namin, we have contacts, we have connections sa mga teachers. So lahat ng mga party na pwede natin ma-reach out. Kaya yun ang nakita ko, na God is a faithful, and that's a miracle and a blessing for me. So praise the Lord. Ito lang po, Brother Will. So I just only encourage, especially sa mga commissionaries. Alam ko na mayroon ding ibang mga missionary natin na medyo hanggang ngayon nahirap pa rin. But I tell you that hindi talaga pag tayo ay sumunod ni Lord, hindi tayo pinahirapan. Siyempre, mayroon tayong mga cares and mga yung mga iniisip natin, but God is so good. Masabi ko that He is always good for us. So praise the Lord. This is our dream. Our house is sikat pa dahil kasama ka, ako'y wala ng pangamba. Bukas mong sa aking dala, umagang kay ganda, puno ng pag-asa. O kay inang ngang malaman, Diyos, ikaw ay nariyan lamang.
mga pangako mo'y hinahawakan. Ikaw ang tangi kong sandigan, Panginoon, ikaw ang siyang tumatanglaw sa aking landas, ay lagi nang ikaw. Araw sa kisisikat pa, dahil kasama ka, ako'y wala ng pangamba. Bukas mong sa dala, umagang kay ganda, puno ng pag-asa. O kay inang ang malaman, Diyos ikaw ay nariyan lamang. Mga pangako mo'y hinahawakan, sandigan, Panginoon, ikaw ang siyang tumatanglaw sa aking landas, ay lagi nang ay lagi na ikaw. Good afternoon. Welcome po sa ating regular online mission fellowship. Alam nyo, pa-isang taon na po tayo at gusto ko po muna magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang kasawa-sawa at talagang punong-puno ng commitment na pagsuporta po sa ating gawain na to. Maraming maraming salamat po. Ilang araw na lang po at papasok na tayo sa buod ng pagdiriwang po na tinatawag nating Kapaskuhan. Halatang halata na po nitong ilang mga araw na nakalabas po ako, busy-busy na talaga ang mga tao. Kitang-kita na ang karamihan ay naghahanap na ng mga ipangre-regalo. At sa isip ng marami ay mahandaan na kung anong lulutuin para sa Kapaskuhan at pagdiriwang ng mga pagsasama ng mga nagmamahalan din sa buhay. Yan po ang Kapaskuhan na nakagisna na po natin. Ang mahalaga lang po na pinapaalala ng lahat ng pastor po
Sana maunawaan natin na hindi yan ang pinakabuod ng Kapaskuhan. Sana maunawaan natin lagi sa puso natin that Christmas has always been about our Lord and Savior, Jesus Christ. At kaya dapat siya at siya lang ang matatangkilit ng lubusan sa Kapaskuhan na ito. Nitong mga paghahanda po ng mensahe, isip ko po, kung tayo po kaya ay mga batang-bata pa at nagkaroon po tayo ng ninong na nagsabi po sa atin, humingi ka ng kahit anong gusto mo at ito ay bibigay ko sa iyo. Kung tayo ay bata pa, ano po kayang hihingin natin? Isipin niyo po, ang ninong mo, kita mo mayamang mayaman at talagang matagal lang hindi ka nareregaluhan at sasabihan ka, sabihin mo lang kung anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo to. Sigurado ko na ang uunahin nating isipin ay kung ano yung gusto nating mapasa atin. Posible sa bata ito ay isang pagkaganda-ganda at pagkamahal-mahal na laruan. Baka sa iba ay mga computer po, computer. At ang ilan naman po ay bagong damit siguro at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka-normal po ay maghihingi tayo nung ginugusto ng sarili po natin. Yun po ang talagang konsepto po natin ng paghingi at pag-asam din pag tayo ay naalok din. Pero malinaw na po sa akin na pag nag-e-edad na po, nag-iiba po ang konteksto ng tanong na yon. Hindi po nangangahulugan yon na kagaya po ito ng tanong para sa mga bata. Alam ko medyo naguluhan kayo doon, pero siguro gagamit po ako ng scripture verses para mas bigyan ko ng linaw yung gusto kong patunguhan. Akayin ko po muna kayo sa John chapter 16 verses 23 to 24. Basahin po natin ang sabay-sabay ito. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Dito po muna tayo. Parang ito yung tanong kanina, no? Pero ang konteksto po nito ay ibang-iba na. Hindi na po ito kagaya ng tanong ng ninong sa mga bata. Anong gusto nyo? Laruan o kung ano-ano? Hindi po. At makikita po natin na sa maraming mga mananampalataya, nagkakaroon po sila ng medyo konting struggle po dito. Bakit po? Ganito po ang pumapasok sa isip nila eh. Humihingi naman ako ng humihingi eh. Pero bakit parang hindi naman ako napagbibigyan? Tapos mababasa ko, hindi pa rin ako humihingi. Kung tutuusin, medyo may linaw naman yung sinasabi na yon eh. Hindi naman ako nawawala ng panahon para humingi. Pero parang hindi naman ako natutugunan. Pero ang sabi ng kanyang salita, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Pero hanggang ngayon naman, hindi ka pa humihingi eh. Yung hanggang ngayon naman, hindi ka pa humihingi, ang pinaka-struggle po ng marami dito. Ano ba talaga ang konteksto nito? Ano ba talagang pinararating ng Panginoon? Sana maunawaan natin, hindi na to para sa mga bata. Ito ay para sa mga mananampalataya na meron na pong maturity rin sa kanilang mga puso. At kung titingnan natin, ang sinasabi ng Panginoon ay patungo po doon sa klase ng paghingi natin. O, ganito po ang typical na panalangin po ng mga mananampalataya. Kagaya ng mga bata, we are so focused on our needs, sa ating mga pangangailangan. Kaya pag darating po kayo sa mga prayer sessions, mapapansin nyo, ano ang prayer request mo? At sasabihin nila, struggle kami financially, pag-pray nyo kami, magkaroon kami ng provisions, ng blessing. At talagang meron kaming pangangailangan na ganito, may utang na kailangan bayaran, merong mga pangangailangan na tugunan, meron kaming kuryente na mapuputulan na laging meron kaming pangangailangan para pambayad sa pang-aral ng mga anak namin at lahat-lahat.
At mapapansin nyo, dyan umiikot po kadalasan ang prayer time ng mga mananampalataya. So it's all mainly focused on provisions, on blessings we normally would utter our desire for our plans and works to succeed. So naandyan na po. Meron din tayong mga panalangin ng proteksyon at lahat-lahat ng yan para sa atin, sa pamilya natin, sa mahal natin sa buhay at kung ano-ano pa. But all of those prayers are actually focused more on the needs of the self. Mapapansin nyo, from paghingi mo ng provisions, ng protection, ng success, ng tagumpay, ng pagpapala, ng prosperity at lahat-lahat, yon ay panungkol sa buhay ng bawat nananalangin. There's nothing wrong. Sana maunawaan nyo, hindi ko pinapakita to at binabanggit ito para manumbat o kung anuman po. Hindi po. Actually, it's normal. Kagaya ng mga bata, ganun-ganun din naman po hinahanap nating lahat. And it's not bad to ask for those things. Kaya lang sinasabi ko po, ito po ang pinatutunguhan kadalasan ng panalangin natin. Our prayers are mainly petitions for things that we don't realize have all been promised to us. Ang di lang po natin napapansin, lagi nating inuungkat, lagi nating nilalabas sa prayer time natin, lagi nating binabanggit ang mga pangangailangan na yan, mga provisions at lahat, nakakalimutan natin na ipangako na sa atin yan eh. Na ipangako na mismo nagsalita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan na pinagkakatuunan natin ng pansin sa lahat ng panalangin natin halos. At ano ba ang sinasabi kong naipangako na? Let me use Matthew chapter 6, a few verses starting from verse 25 to verse 33. Alam kong kabisadong-kabisado nyo na rin to. Pero gusto ko lang ipalala sa inyo kung ano itong sinabi na ng Panginoon sa atin at ipinangako na niya. Basahin po natin na sabay-sabay. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow, is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. So nakita niyo po, sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-aalala sa mga bagay na yan? Siguro, bakit paulit-ulit ang panalangin nyo na parang nangangamba kayo? Hindi nyo ba naisip na alam ng Panginoon nyo ang lahat ng ito at handa niyang ipagkaloob ito sa panahon ng inyong pangangailangan? Kung ang mga ibon hindi niya pinababayaan, ikaw pa ba na kanyang anak ang pababayaan niya? At ang linaw-linaw po na sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa mga pagano ng laman lang ng puso at isipan ay paano kami makakakain? Saan kami makakakuha ng aming panginom at saan kami makakakuha ng aming mga isusuot na damit? Huwag niyong tuunan ng inyong buong atensyon ang mga bagay na yan. Unahin niyo ang inyong Panginoon at lahat ng yan
ay mapupunta at mabibigay din naman sa iyo. At narinito ang susi ng pagkakaunawa ng sinasabi ng Panginoon na hanggang ngayon naman hindi ka pa naman humihingi talaga eh. Bakit? Kasi hindi tayo mga bata na hindi natin kayang unawain nang hinahanap ng Panginoon na paghingi sa atin ay yung may kabuluhan na. Hindi yung mga bagay na kagaya nito na kung tutusin sinasabi ng Panginoon, walang kakwenta-kwenta naman ang hinihingi nyo eh. Bakit? Eh kasi ang pinagkakaabalahan nyo at pinagkakabuluhan ng inyong isipan ay pawang mga bagay na walang kakwenta-kwentang binibigay ko na talaga sa inyo kahit hindi nyo pahingin. Ganon ang pinararating na rin ang Panginoon sa atin eh. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag na kayong mag-isip bata. Ang hingin nyo ay ang may laman, ang may kabuluhan, ang may kahalagahan talaga kaysa sa kung anong iyong kailangang isusuot, kailangan pambibili at kung ano-ano pa, hindi yan ang mahalaga. Pero ang gustong-gusto ko po dito sa pangako ng Panginoon, hindi naman sinasabing masama o pangit ang mga bagay na ito, kundi sinasabi lang niya, parang walang kakwenta-kwenta kasi hinihingi nyo, kaya hindi ko pinapansin ito. Bakit? Kasi kahit hindi nyo hingin, ibibigay ko na talaga sa inyo yan. So why worry about those things? When in fact, it has been promised by God to you and me already. So sinasabi lang ng Panginoon, humingi kayo ng tama. For until now, you have not really asked for anything, eto na po, of significance in my name. Anything that matters in my name. So yun po ang sinasabi, humingi kayo at ito ay bibigay sa inyo. At ang inyong puso ay makadarama ng kaligayahan. At ang inyong puso ay makadarama ng kaligayahan. So, ito po ang mahalaga na dapat nating maunawaan, lalong-lalo na po sa panahon na to ng Kapaskuhan, na panahon ng paghingi po. Ano po? Pinakamagandang transition po natin dito ay maunawaan natin paano ito at ang pangunawa nito nabubuo sa isang mananampalataya. Gamitin ko po ang storya ni Pedro po. Nung siya po lang, siya ay mangisda pa lang. Alam na alam po natin storya niyon. Isang normal na tao na mubuhay lang para sa kanyang kakainin at pakakain sa kanyang pamilya na huli sa dagat. At isang araw dumating ang Panginoon at kinausap siya, pwede ka bang masakyan ng iyong bangka? At pumayag na po si Pedro, pero sa loob-loob niya, pagod na kami, buong gabi kami nanguhuli at ang masaklap nito, bagsak ang damdamin namin dahil wala kaming kahuli-huli. At yan pala makikita natin kung ano ang tipikal na karanasan ng maraming tao. Mga nagpapagal pero parang kapos pa rin lagi, di po ba? Parang sa hirap na iyong ginagawa sa buhay, parang salat pa rin, parang kulang pa rin lagi. At ganun naman ang nararamdaman din ni na Pedro at ng iba niyang kasama hanggang sumakay ang Panginoon doon sa bangka. At sinabihan si Pedro, tapon nyo ang inyong lambat muli. At gulat na gulat si Pedro. Pero pinagbigyan niya ang Panginoon at doon sa bahaging yon, sila ay nagulat talaga. Pagkat ang lambat na buong magdamag ay walang kahuli-huli sa pagsunod nila sa Panginoon, punong-puno bigla ng huli. Alam nila hindi ordinaryong pangyayari yon, kundi isang pagkalaki-laking himala. At doon nabukas ang mata ni Pedro. Alam niya na hindi ordinaryong tao itong kaharap niya, kundi ang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Kaya doon siya nagsumamo, lumayo ka sa akin, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Lumayo ka, makasalanan ako. Pero imbis na lumayo ang Panginoon, ganito ang sinabi niya. Halika, simula ngayon, malinaw po, mangingisda ka na ng tao. Parang sinasabi niya, titigil mo na ang atensyon mo sa pangingisda ng isda, kundi ngayon,
bibigyan kita ng isang mahalagang bagay sa puso mo na ikaliligaya mo ng lubusan. From now on, you will be fishing for people. Ang iisdain mo ngayon, ang hulihin mo ngayon ay mga tao na. And on verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. Sumunod sila, tinanggap nila ang imbitasyon ng Panginoon. Tigil po muna uli ako dyan. Fishing for fish is obvious. Ito ang nakasanayan na natin. Ang pangingisda ng isda ay nangangahulugan lang na namumuhay ang isang tao para mabuhay. So, ulitin ko po. One who fish for fish simply means he live in order to survive. Sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng trabaho niya, ay para meron lang siya makuha na ipapangkain niya sa sarili niya at sa pamilya niya. At siya umiikot ang buhay ng pagkadami-daming tao sa buong mundo. Karamihan po talaga, we live to survive. So, sabi nga ng iba, araw-araw lang ng buhay ko para lang mamaisubo na pagkain sa bibig ko at sa pamilya ko. Yan ang kahulugan ng buhay para sa akin. Yan po ang kahulugan ng buhay para sa nakakarami. Kagaya po ni na Pedro, hindi po naiiba ang buhay ng maraming tao ngayon. Ang lakas at ang panahon ay naibubuho sa pag-acquire ng mga bagay na binanggit kanina ng Panginoon ng worries of life. Yung what to wear and what to eat. Di po ba? Yan ang pinagkakaabalahan eh. Paano ako makakabili ng ipangkakain ko, paano ako makakabili ng isusuot ko, at kung ano pa. It's all about accumulating in order to ensure survival. Kailangan po ng mga tao na maglikom ng kung ano-ano para masecure ang buhay namin at masigurado ang survival namin. So, ang buhay po ay umiikot po sa trabaho at sa pag-consume. Life revolves around work and consumption. Yan po ang tinutukoy na pangingisda para sa isda. But when Jesus invited Peter and the rest to fish for people, nagkaroon po ng pagbabago. At ang sinasabi na ng Panginoon, hindi ka mamumuhay to survive, kundi mamumuhay ko na to serve. So, nakita nyo, it is very transformative. May pagbabago po talaga. Simula ngayon, hindi ka na mamumuhay para mabuhay, kundi mamumuhay ka para maglingkod. Live to serve. Nangangahulugan ang panahon at ang kalakasan ay magagamit para sa ipantutulong sa mga nangangailangan ng tulong, ibabahagi ang kailangang marinig para makaahon sila sa kanilang paghihirap at kung ano pa. It will become a life not focused on the self and the needs of the self anymore, but focus on the needs of others. Life will no longer be lived to accumulate, but life will be lived in order to share. May pagkakaiba na po. Dati, pakabig, pakuha, in order for me to survive. Pero ngayon ang pagkakaiba, pabigay, palabas po. You give your time, your strength, and even resource to others. Life revolves around living for others and not for yourself anymore. Yan po ang fish for people. So, sabi nga nung isang narinig ko, sabi, medyo malakas pong impact sa akin ito. Ang dalawang pinakamalagang panahon sa iyong buhay ay ito. Dalawang pinakamalagang panahon sa iyong buhay. Yung panahon ng iyong kapanganakan, yan ang number one. And number two,
yung panahon na naunawaan mo ang kadahilanan kung bakit ka ipinanganak. Ulitin ko po ah. There are two very important times in our lives, ang sabi. Ito po ang una is the time when we were born, and next is the time when we found out the reason why we were born. Opo, tama. Pag naunawaan mo ang kadahilanan kung bakit ka pinanganak at nandito sa mundo, nagkakaroon ng ibang kulay at ibang dimensyon ng buhay natin. Bakit? Kasi kagaya na nangyari kay Pedro, naunawaan niya na ang buhay niya ay hindi walang kabuluhan, paikot-ikot lang, paulit-ulit lang, at nakakabagot at nakakasawang paghahanap lang para sa makakain at ikabubuhay. Hindi po, nagkaroon ng kahulugan. Because what Jesus offered Simon then was an opportunity to live life with purpose. So, inalok ng Panginoon sa kanya isang buhay na may kabuluhan na. Isang buhay na may kahulugan. Isang buhay na hindi nakababagot, kundi punong-puno na ng kulay at kagandahan. So, in effect, sinasabi lang nito sa atin, bawat isa sa atin, that our lives really have meaning and purpose. Yun din lang naman na gusto iparating din sa atin ng Panginoon. Ang buhay natin ay may kahulugan. At kung alam mo ang katotohanan na yan at namumuhay ka para sa iyong purpose, gigising ka ng umaga na punong-puno ng pasasalamat na alam mo na buhay ka pa rin kasi meron kang purpose na dapat ganapin. Alam mo na hindi ka mamatay-matay dahil meron pang plano ang Diyos sa'yo. Naririnig niyo ako, paulit-ulit kong nababanggit yan, di po ba? Hindi tayo mamatay-matay dahil may plano ang Diyos sa atin. At yan po ang mahalaga. We live not to survive anymore. What I mean is we live not to survive but to fulfill our godly purpose. At yan din ang gustong iparating talaga ng Panginoon sa atin. Ang buhay natin ay hindi pangkaraniwan. Ang buhay natin ay makulay talaga dapat. At mangyayari lang ito kung pakinggan natin ang pinapahayag niya sa atin. Kaya dapat malinaw na malinaw sa ating isipan na tayo na naging mga mananampalataya ay may ganitong calling sa ating Panginoon. Ang calling natin is to live a meaningful life, a purposeful life. Hindi buhay na napaka-ordinaryo at medyo walang kwenta na nabubuhay lang para lang mabuhay. Sayang naman po kung ganun din lang. Meron nga pong nagsasabi na mga hayop lang na nabubuhay lang para mabuhay. Kailangan lang nila na mag-survive, kailangan lang may makain, at pagkakain, pwede na sila magpahinga para kinabukasan, maghahanap sila na makakain lang ulit, at magpapahinga para susunod na araw, maghahanap na naman makakain lang ulit. At ganun din lang ang buhay ng mga hayop. Pero ang pinakamaganda para sa atin, noong pa tinuring na tayo, na talagang kawangis ng Diyos, talagang ibang-iba ang kahulugan ng buhay sa atin. Tayo ay may purpose. Tayo ay may pagkaganda-gandang plano na nilagay ang Diyos sa buhay po natin. At dito natin matatagpuan din ang ikaliligaya ng puso natin. Ang mga mananampalataya na hindi naaalala at naunawaan nito may probably gravitate in a life that is of the ordinary. Napapagaya sila sa mga pangkaraniwang tao na nakakalimutan na hindi ganyan ang tamang pamumuhay, na bumuhay lang sa kanilang sarili. Ang sa Panginoon ay ganito. Sumama kayo. Join me as I show you how to fish for men.
At iyon ang malaga. Tapos ang sinasabi nga ng Panginoon, hanggat hindi mo natututunan na ilayo ang atensyon mo sa sarili mo at sa buhay mo, hindi mo talaga maunawaan kung ano ang kahulugan ng mamuhay ng lubusan. In quite a number of verses, nilinaw na ng Panginoon ito. Basahin ko po sa inyo ang verse 35 ng Mark chapter 8. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. So sinasabi lang ng Panginoon, pagkat ang atensyon mo ay nasa mga pangsarili mo lang, hindi mo talaga lubusang matitikman ang kaligayahan ng mga natutong ipagkatiwala at ibigay ang buong buhay nila sa paglilingkod sa akin at sa mga taong nangangailangan sa akin. At yun ang sinasabi, unless you die, you will never find true life. Hindi mo matatagpuan. Bakit? Iikot lang ang buhay at atensyon at puso mo at diwa mo sa kung paano ka kakain eh. Paano ka mabubuhay? Paano magiging maayos ang iyong pamumuhay? At maunawaan mo, pag paulit-ulit at yun din lang, walang kalaban-laman, walang kahulugan at hindi didigaya ang puso mo. At sabi ng Panginoon, pag nawala ka doon sa ganong klaseng buhay at napunta ka sa buhay ng paglilingkod kasama ko, doon mo talaga maunawaan ang tunay na magandang buhay. Doon mo matatagpuan ang tunay na buhay. At yan ang sinasabi ng Panginoon. Dinagdagan pa nga niya on John chapter 12, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains but a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Hanggat ang butil ay hindi nahulog sa lupa at namatay, mananatili itong isang butil. Nabubuhay lang siya para sa sarili niya. Pero pag ito ay namatay, at ito ay magkakaroon ng kakaibang himala mula sa langit na ito ay magbubunga ng pagkadami-dami. That is a very clear picture of what Jesus wanted us to have. It's okay. We lose our life in exchange for, I would say, a real fulfilling life. Isang buhay na mawawala sa iyo, mapapalitan naman ito ng isang napaka-puno ng saysay at puno ng kahulugan at puno ng kulay na buhay ng Panginoon na makakapagkaloob sa iyo. Paano ito aktwal na nararanasan? Naalala ko po noon, naikwento ko na sa inyo to, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa mga mahihirap. Naalala ko noon, bagong-bagong born again Christian ako nito. Nung naka-attend po ako doon sa isang house church na marami pong mga mahihirap labandera. Pagkatapos po noon, may sasakyan ako, inalokon, ihatid ko sila sa kanilang mga bahay. At mga taga-squatter po. Yung mga una kong nahatid, gulat na gulat ako ang sabi ng mga una kong nahatid. Sir, maraming salamat. Na-bless kami ng todo-todo. Pinagpala kami ng lubusan. Naisip ko, paano kayo pinagpala? Ay, hirap na hirap kayo. Pero, bawat isang nahahatid ko, ganun ang bukang bibig. Sir, maraming salamat po. At napagpala mo kami ng lubusan. At yung isa, yung huling nahihatid ko, ito ang lumabas sa bibig niya. Sir, maraming salamat po. At napagpala po talaga kami ng lubusan. Na-bless kami sa ginawa mo. Kaya, sir, tapos eto tiningnan niya po ako, sabi niya, sana maunawaan niyo. Sobrang laking biyaya ang nagawa ng paglilingkod nyo sa amin. At pagkatapos po nun, iniisip ko na kapag paligaya ako na napakasimpleng paghatid lang sa kanila, na kapag dulot man lang ako kahit paano ng kaligayahan sa kanilang mga buhay na dumaraan sa paghihirap, at ito ang misteryo sa akin. Umiiyak na ako nung pagkakataon na yon.
Bakit? Kasi hindi po ako umiyak sa awa. Umiiyak po ako sa kaligayahan. Ang ligaligaya ko na nakapaglingkod ako sa mga taong nangangailangan ng todo-todo. At yun po ay isang dahilan kung bakit po nag-full-time po ako sa ministry rin. Kaya po ako naging pastor. Dahil naunawaan ko, iba pala talaga ang buhay na naibibigay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Makabuluhan, makulay, at talaga namang nakapagbibigay ng kakaibang kaligayahan. At ito po ang mahalaga na lagi kong pinapaalala rin sa sarili ko. Meron namang iba na nakapagtatanong, matagal na naman din ako naglilingkod sa church, pero bakit? Bakit parang may kulang sa buhay ko at ganun-ganon? Iniisip ko rin po yun eh. Oo nga naman, oh, naglilingkod nga sa church itong mga to, bakit ganun ang pakiramdam nila? At alam nyo, nakatulong sa akin yung isang bahagi ng 1 Samuel chapter 15 na nagsabi po ng ganito mula sa salita ng Panginoon. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Obedience is better than sacrifice. The Lord delights in your obedience than in your burnt offerings and sacrifices. Ano po ang sinasabi nito? Alam nyo, madali po kasi na maisip natin na ang paglilingkod po natin at mga ginagawa natin sa church ay siyang pinaka, masasabi na po natin, na pinaka service natin po sa ating Panginoon. Pero kadalasan po, dahil po sa nagaganap po sa buhay ng mga bawat mananampalataya, ang tinutukoy ng Panginoon na sacrifice, your burnt offerings at lahat-lahat na inaalay mo, ay ang tinutukoy mismo ng Panginoon ng relihiyoso na pamamaraan. Your religiosity is not what God is after for. Joy is, and we will never ever find joy in evangelizing the saved. Yun po, madalas na nangyayari po. Na nag-evangelize tayo ng mga ligtas, naglilingkod tayo sa mga taong dapat ay naglilingkod na rin at hindi na dapat pinaglilingkuran. At kung ano pa, we pray the same prayer request over and over and over again, at maraming bagay na ginagawa natin sa church na posible na tinutukoy na rin na hindi ito ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi akto na lang eh, ritual na lang ang mga nangyayari. Bakit? Kaya po, ang puso ay hindi nakadarama ng dapat madarama nito. Pagkat ang hinaharap ng Panginoon ay ang pagtugon sa naising niya. Obedience is better than sacrifice. What does obedience mean? What does entail as far as we're concerned? Sinasabi lang sa atin malinaw na ang tawag ng Panginoon at ang pagsunod sa tawag na yon ang mahalaga sa Panginoon. It's a call to move out of the comfort zone. Kasi ang gawain ay posibleng nakakasanayan na at paulit-ulit na lang natin ginagawa at komportable na tayo nun. But God wanted us to move beyond that. God wanted us to reach the unreached, not evangelize the saved. Di po ba? Meron po akong mga nakausap na lagi po every Sunday nag-evangelize sa church. Para lang malaman ko, wala namang umaattend na hindi pa Kristiyano. Ang evangelize lang nila sa palagian linggo-linggo ay sila-sila rin. So inisip ko, bakit? Bakit? Alam naman nila na wala naman talagang kailangan evangelize na dahil na-save na yung mga yon. But paulit-ulit, without them realizing it, they were just carrying out the activities of a religious church. So hindi po yun ang hinahanap ng Panginoon. The Lord wanted something real, authentic, for His people to reach the unreached, to bring the gospel where it is needed the most, to help the suffering and hopeless find the true Savior and Lord. At ito po ang hinahanap ng Panginoon. At ito rin po ang sinasabi ng Panginoon
na pag ginawa po natin, madarama natin ang kaligayahan sa puso natin. Ito po ang magbubunga ng lubusan po sa atin. Niligaya tayo ng lubusan kasi we will share in the Lord's happiness. Pasko na naman po, malapit na. And my take on Christmas is that I hope that you would realize, yes, it's good to give gifts, it's good to share time with loved ones at lahat-lahat. Pagkaganda-ganda po ng lahat naman yan. Pero mas maganda na mapaalalahanan tayo ng kung ano talaga ang mahalaga sa Panginoon sa atin sa Kapaskuhan na to rin. It has always been the salvation of man. Yun po ang mahalaga sa Panginoon. Sana ang Kapaskuhan ay magpaalala lang sa atin. Sana maging tugon nito ay isang malakas na tawag mula sa Panginoon, a clarion call for all believers to declare to the world that there is a Savior, na may pag-asa ang lahat dahil buhay ang kaisa-isang pag-asa ng lahat sa mundo. At sana ang Kapaskuhan ay maging panahon din para makapag-recommit tayo sa Panginoon. Habang naaalala natin ang lahat ng itong mahalaga sa Panginoon, makapag-recommit tayo sa original call natin, sa tawag ng Panginoon sa atin na maglingkod at ikalat ang mensahe ng kaligtasan at pag-asa, ang Christmas message para po sa lahat ng tao sa mundong ito. Hayaan po nyo, nabatiin ko po kayong lahat ng Merry Christmas. Alam ko po na meron pa po tayong isang Thursday Fellowship na kung saan mas focus po ang fellowship natin sa Kapaskuhan talaga. Pero sana naging malinaw pa rin po ang tinakbo ng mensahe ngayon. It's all about life lived for others. That's what Christmas is all about. That everybody will know that there is a Savior in this world who loves us all. So, huwag po nating alisin sa puso't isipan natin ang katotohanan na yan. At tawa, masabi natin na may kabuluhan ang buhay natin bawat isa. At ang Paskong ito ay magiging magandang maganda sa atin dahil natagpuan natin muli ang tunay na kahulugan ng mamuhay hindi para sa sarili natin, kundi mamuhay para sa Panginoon at sa lahat ng tao na nangangailangan ng ating Panginoon. God bless you, mga kapatid. God bless all of you. Shy pool.